gusto kong actors yung walang ginagawang anything at the moment para talaga mabuhos na yung sarili niya. Pero wala po kami ginagawa at the moment. Charot! Yun yung natutunan namin kay Miss Angelie Bayani. Treat yung bawat pratsyo, hindi siya racket. Yung parang buong pagkatao mo yun eh. It's an art, di ba? Hindi siya ganda. Wala po kami ginagawa. Charot! Charot, charot. Yeah. Charot! Hello everyone! Welcome to Maskinano TV. So ngayon, isa na namang episode ang idadagdag natin sa playlist ng Maskinino. So guys, Maskinino is the kapampangan term for kahit sino. But wait, there's more. Hindi doon nagtatapos. Kasi when we say kahit sino, ang mga finifeature natin dito sa Maskinino playlist, ito yung mga kahit sino na mayroong malaking impact sa industriya kung saan sila nandoon. Isn't that amazing? Excited na ba kayo? Ako kasi excited na ako. I just hope the feeling is mutual. So, this episode is very special kasi isa sa mga dahilan kung bakit ganito yung pangalan ng vlog ko, Maskinano. Nakaka-proud na at I'm so blessed na nandito siya. So, pero bago yun, ang title ng episode natin, Maskinino Episode 4 is entitled Real Talk with Sisigman. So, I guess meron na kayong idea kung sino guest natin. Pero alam ko, excited na kayo. Pero bago yun, syempre, i-welcome ko muna ang co-host ko for today. Grabe, I'm so honored din na sinamahan niya ako sa vlog na to. Kaklasik ko siya. Kaklasiko siya sa Angelie Bayani Online Acting Masterclass. Isa rin siyang film director at actor sa Cebu. Sa Cebu. Grabe. Guys, let's welcome Badidi Labra. And hello, hello siya. Hello po sa mga ano, sa mga tagapanood ng Maskinan. Tama ba? Yeah. Yep. Tama ba? Thank you very much, Bud. I hope hindi ka napilitan. Actually, hindi naman. Hindi naman. Grabe, huwag ka na mag-back out, Buds. Naririnig tayo ng guest sa backstage. Okay. So yun nga, Buds, nun. Alam mo ba, nakaka-overwhelm itong episode na to kasi sobrang fan ako ng guest natin na to. Kaya lang medyo kinakabahan ako. Kasi isa sa mga films na napanood ko is merong scene doon na yung main character, yung protagonist, merong nag-i-interview sa kanya niya. Eh, napakasabaw nung nag-i-interview sa kanya. Kaya medyo kinakabahan ako na huwag sanang maging ganun to. Ano ba yun, Buds? Yun yung ano eh, yung balangini. Yun yung balangini. Kapampangan film siya pero may English sub sa maningin ako. And alam mo, nung napanood ko yun, sabi ko, one day, magkakaroon akong chance na ma-interview siya. Kaya itong araw na to actually, sabi ko na dream come true siya. So sana so lang, walang mga epic tale moments. Oo nga, parang dream come true mo tong vlog na to. Yeah, super, super. Fanboy. So ako naman, tumatak sa akin yung mga films na yung, alam mo yung dito sa puso yung sakit. Yung sa Cebuano ka, duot. Yung parang sinasaksak ka sa puso. Sa sobrang sakit. Alam mo, no, minsan ang weird, no? Yung alam mo nang masasaktan ka, pero enjoy-enjoy pa tayo. Hashtag relate. Oo nga, ganun talaga. So, actually guys, yung guest natin today is originally from Angeles City, Pampanga. At ngayon, nasa Quezon City na po siya. Isang napakagaling... Bago ng kondo. Oo. Napakagaling na writer, director, and napaka-respetadong artist. Graduate of BA Broadcast Communication in UP Diliman. Wow. Tsaka nakita ko rin na he completed Star Cinema Scriptwriting Workshop under the legend Ricky Lee with Amor Alacar in 2012. Yan. So, and kahit ng student na siya, grabe, nakatrabaho na niya yung mga malalaking tao like Direct Mario J. De Los Reyes and Mr. Director Brillante Mendoza. Tama. Natalie Young age, marami na siyang nagawang short films. Full length, indie and mainstream films, tsaka mga music videos. Grabe, ang dami nga niyang awards and recognitions locally and even internationally. Grabe. Kaya nga, sabi nga nila parang may mga ano yun tayo, ako lang to, yung mga ganun-ganun. So parang siya lang naman ang director sa likod ng mga pelikulang Balangini, Astro Mayabang at isa sa mga paborito kong indie film. Walang char po ito, Mercury is Mine. At siyempre kasama rin sa filmography niya yung Magkakabaong, Babagwa, 100 Tulap para kay Stella, Just a Stranger,
Well, to name a few lang naman. At ito ang isa sa mga pinaka-excited ako kasi siya lang naman ang utak sa likod ng Anito Comics. Yun, amazing. Nakababangan, advocate sa likod ni Pasita Kunanan, Rowena Makaspak, and Miletso nga, aka Indang Pasing, Aching Weng, and Milet. So, actually, may tungya ka rin dahilan kung bakit proud kong maging Kabampangan. So, please welcome Direk Jason Paul Taksamana. Direk. Ganun pa rin, quarantine pa rin, pero nag-work from home tayo, writing scripts, planning. Kasi marami ako naka-line up na projects na hindi lang pelikula, so medyo doon ako busy. Pero saka ako na i-reveal ko ano yung mga yun. Wow. Insight. Actually, ha, wala pong ano po, Direk. Nanginginig po ako. Kasi ano? Kasi parang kinakao lang ako. Actually, Direk. Kayo yung inspiration ng channel. Kaya ang title ng channel is Maski na ano. Mas Kabampangan ano eh. Tapos yung kapatid ko, last week lang, naglabas siya ng parang clothing business. Ang pangalan ng business is Baru. It's super inspired kami sa ano. Direk, paano po ba nahubog yung pagmamahal niyo po sa paggawa ng pelikula? Hindi lang pelikula yung meron akong pagmamahal. More of storytelling. It just so happened na napunta ako sa medium ng pelikula. Pero siguro matitrace ko yung hilig ko sa pagkukwento simula nung high school. Nung na-discover ko na meron akong talent sa pagsusulat through our school newspaper. Kasi yung kuya ko, naging siyang editor-in-chief ng school newspaper. Parang tinry ko lang din. Try ko lang din magsulat. And mukha naman meron akong skill or talent pagdating sa pagsulat. Pero hindi ko ganun kahilig yung pagsusulat ng balita or di ba may ganun news feature. Mas mahilig akong gumawa ng fiction, prose, ganun. Ayun, madalas akong magsulat ng mga nag-invento ko ng characters, ng mundo. So, tapos nung pumasok ko yung college, nag-ano ako, broadcast communication. Mainly dahil gusto kong wala mang kinalaman sa pagpipelikula. Parang mas gusto ko maging reporter o kaya DJ sa radyo. Pero nung naranasan ko yung subject na ano yung, parang TV production kung saan kailangan namin gumawa na short film. So parang doon ako na-inlove sa medium ng audiovisual. Parang feeling ko yung industriya ng pelikula ang hirap pasukan. Parang walang vacancy. Parang ganun. So hindi ko siya pinapansin talaga. Kaso lang, nung mga mid-2000s, nung na-invento yung digital cameras, kasi dati talagang film na rolyo, mahal, di ba? Pero nung na-invento, na-introduce yung digital technology, parang na-democratize yung filmmaking. Pwede na rin akong gumawa kahit hindi ako part ng traditional na film industry. So yun, nagpabili ako sa nanay ko ng video camera, nilambing ko. Tapos yun, nilaro ko lang yung pwedeng gawin through digital technology. Nag-upload ako sa YouTube, yun, yung Balangingi, yung na-mention nyo kanina. Yun, doon ako nagsimulang magkaroon ng pangarap na maging filmmaker nung na-introduce yung digital filmmaking. Regarding sa pagsulat, sir,
sino po yung mga influences nyo sa writing? Ano po yung mga favorite na work of art na nabasa nyo na naging parang, wow, inspiration na gano'n? Sa writing, I grew up reading Bob Ong, of course. So, malaking impluensya yung mga Bob Ong books sa humor ng mga sinusulat ko. Pero actually ako yung tipo ng storyteller na parang kumukuha ako ng impluensya kahit saan. Not just in books, not just from movies. Parang in general, I get inspiration from real life. Palabasa ako ng libro, palanood ako ng mga documentaries. Parang kahit feeling ko lahat ng ito kasi pwedeng pagkunan ng ideas, ng inspiration. Feeling ko hindi ako ganun kagaling dun sa technical side ng pagsusulat or pagdidirect. Mas dun ako sa ano eh, sa idea, sa kwento. Minsan nga na-intimidate ako kapag nabawa nagsalo-salo yung mga directors, tapos pinag-uusapan nila, ay, ano yung favorite French film mo? Ay, yung si director ganyan-ganyan. Hindi ako nakaka-relate. Kasi hindi ko ganun kahilig as much as them. Kasi mas interested ako sa life itself and how life can affect my art. Para na-inspire naman kami. Kasi ganun na, hindi ba parang kapag, alimbawa, pinasok mo yung film, sometimes you feel required na alamin itong mga French filmmakers, itong mga new wave filmmakers, which is good. Pero kasi feeling ko yung iba, parang limited, naka-box dun yung ideas nila about storytelling. So parang minsan nagre-recycle lang sila or nagre-reinvent ng mga ginawa na dati. Ako, mas interested ako sa ano yung mga original stories sa immediate environment ko na pwede kong ikwento na hindi pa nakukwento ng iba. So, sila yung atake. Actually, isa yun sa mga ano eh. Kaya talaga sinesearch ko sa akin dati kasi sabi ko, naisip na yun. May mga ganun na akong mga, naisip na yun. Kasi yung merong movie, baka ma-pre, mamaya na. Dip, tatanong pa lang. Direk, how come of all the methods sa pag-tell ng story, bakit confessional yung ginamit nyo dun sa Just a Stranger? Pero parang, bakit? Kasi, di ba, no. Ang daming movies na, ang daming Pinoy movies na about cheating, ganun, di ba? May mga criticisms na ginaglamorize daw yung cheating or yung mga affair. So, gusto ko lang medyo hindi naman reinvent, pero parang kakaibang perspective sa affair movie. Na tipong yung main character ko, aware siya na it's wrong, but she can't help it. Kasi di ba yung sinasabi ng ginaglamorize yung cheating, yung cheater, parang feeling niya, tama siya. In Just a Stranger, yung character ni Ann Curtis, she knows it's wrong. Kaya, yun yung sinisimbolize ng confessional. Kasi, when you go to confession, you admit that it's wrong. Diba? Kaya, yun yung ginamit kong device to express yung awareness ng character ni Ann na mali siya. Pero, speaking of... Yeah, trivia lang. Uh-oh. Confessional dun sa Just a Stranger, ano yun? Pinagawa lang for the movie. Kasi yung simbahan na pinag-shootan namin, yung confessional niya, ano lang, parang may panel lang. Pero hindi siya yung parang box type. So, nagpagawa talaga kami ng ganun. Tapos, detachable yung bawat pader para makapag-iba-iba kami ng camera. Pati yung bubong, pwedeng tanggalin pag kailangan to ng overhead shot. So, ayun na. Trivial lang. Wow. Pero speaking of, ano, kasi mainstream kasi yung, ano, yung Just a Stranger. Tapos yung mga sobrang paborito kong pelikula niyo po is nasa indie, nasa yung Bakwit, tsaka yung Mercury. Grabe talaga yung Mercury. Gano po kahirap na mag-shift from indie to mainstream and then balik? Kasi kayo po yung director niya, nakakita ko lang na parang pabalik-balik po kayo. Matalong siya, no? Oo. Actually, tatlo pa nga yan eh. Indie, mainstream, tsaka regional na tinatawag. Ay, oo. So, gumagawa ako ng kapapahan films, di ba? So, yun nga, sabi ng mga tao na sometimes they're amazed by the fact na kaya kong tumalon sa tatlong yun. So, ang tanong mo kung mahirap ba ang mag-crossover? Mahirap siya nung simula kasi, syempre, kapag nasanay ka sa independent filmmaking, feeling mo ikaw lahat na susunod sa creative side.
sa mainstream nung una kong sabak doon. As in, iba eh. Kasi ang goal is to make profit, paano bumenta sa mga tao, paano mo magagawa na yung pelikula mo hindi siya masyadong intellectually elitist, di ba? Para maintindihan siya ng masa. Masa. Kasi kapag hindi mo pinaintindi sa masa, hindi magugustuhan ng masa. Pag hindi nagustuhan ng masa, hindi kikita yung pelikula, magpa-flop yung producer ko. So, mainly, struggle siya kasi hindi ako exposed sa ganung kalakaran. Kasi sa indie, wala ka naman iniisip na ano na balikita, di ba? Minsan, ginagawa mo yun for art's sake or gusto mong, I don't know, manalo ng award just to validate yourself as a new filmmaker, di ba? Pero after kong maintindihan yung rational kung bakit ganun yung mga decision sa mainstream, na-appreciate ko sila actually. Kasi nung independent filmmaker ako, andun yung typical na, ay, mainstream, basura, ganyan, puro pera. Pero pag nandun ka na, maiintindihan mo. And I'm proud to say na naiintindihan ko siya. So ngayon, ang atake ko is, kapag nasa mainstream ako, how do I achieve the goals of commercial filmmaking without losing kung ano man yung brilliance na meron sa independent filmmaking? Ganun ko siya ginagawa. So parang pinag-ano ko siya, pinaghahalo. Merge. Oh, yung harang hybrid. Nakakatuwa yes. Kasi, di ba, yung quality na, kasi dati pag, ano, pag mainstream, di ba, ano yan. Pero pag ngayon, alam mo, nandun pa rin yung lalim. Even yung regional, hinahalo ko siya sa mainstream ko, di ba, sa Just a Stranger, may nagpangangan. Okay. Very emphasized yung Kapampangan culture dun sa Parol, sa Giant Lantern. So, ayun, ayoko kasing magpa-box sa label na indie ka or mainstream ka or regional ka. So, parang gusto kong paghalu-haluin lahat nitong influences ko. Bahala na ang tao kung label kung ano siya. Regarding pala sa pag-tell ng stories, no wonder pala kung bakit relatable kasi yung inspiration pala ni Direk talaga yung mga real life. Direk, regarding sa mga, kasi kanina mga books yung ano, diba? Sa films naman, ano po yung mga pelikula na parang tumatak sa inyo na napanood nyo, parang na-apektuhan nyo yung the way you think, the way you write stories, at saka yung parang gusto kong gumawa ng ganito, parang ganito. Okay, sa local, nung first time kong mapanood yung Masahista ni Direk Brillante Mendoza, who is a fellow Kapampangan, ano rin yun eh, parang isa yun sa mga pioneering films sa Pilipinas na digital ang ginamit. So una, tumatak sa akin yun kasi doon ko na-realize na yun na, pwede na akong pumasok sa industriya without having to go through the traditional system. Kasi nga, meron ng digital technology. Pero ang mas tumatak sa akin sa Masahista ni Direk Brillante Mendoza is the fact na very Kapampangan yung kwento, very Kapampangan yung dialogue, very Kapampangan yung behavior ng mga characters. Kasi before ako na-expose sa ganun, never pumasok sa isip ko na gumawa ng pelikula na Kapampangan. Akala ko pag yung pelikula, Tagalog siya lagi. Diba? Wala pa akong konsepto ng regional cinema. No? So parang nung nakita ko yun, diba parang, aba, pwede palang gawin to. And mas gusto ko siya kasi mas malapit siya sa ano ko, sa reality ko. So ever since na-expose ako sa films ni Direk Brillante, kasi yung early films niya, Kapampangan halos, Kaleldo, Masahista, Panoro. Ayun, Kapampangan films na rin yung ginagawa ko. Short films yung ginagawa ko. To the point na pati yung mga first full-length independent films ko, Kapampangan din. Halos After Mayabang, Babagwa, even ano nga yun? Kakabaong. So yun, kaya very very tumatak sa akin talaga yung Masahista ni Direk Brillante. Tapos ano pa, Hollywood naman is Almost Famous by Cameron Crowe. Just for the fact na nakarelate ako dun sa main character. Kasi at some point of my college life, parang nagkaroon ako ng crisis in the sense na parang feeling ko hindi sapat yung nalalaman ko para sa gusto kong gawin sa buhay. So nag-AWOL ako, as in umalis ako sa UP. So direct na experience mo na po ba yung parang nag-uusap yung pagiging writer tsaka yung pagiging director nyo? Sa mainstream po ito ha, yung kunwari ano,
parang nagtatalo po sila kung ano yung mga dapat gawin at hindi dapat gawin dun sa ano, dun sa pelikula na gagawin. Actually, hindi sila nagtatalo kasi karamihan ng pelikula ko, ako yung writer, ako rin yung director. Director? Oh, parang hindi ko siya kinoconsider as two separate identities. Pero actually, ang mas naglalaban sa akin kapag nagsusulat is ako as writer slash director versus producer or yung company na nagpo-produce. Minsan kasi, pag ba, nagsusulat ako ng eksena, iniisip ko na kaagad, parang may budget ba for this? Kaya ba naming shoot ito given the budget na willing yung company to allot? So very ano ko, siguro kaya rin marami akong mga project sa mainstream kasi very good director ako in terms of respecting the budget. Kung yung ibang directors kasi parang talagang itotodo nila yung art nila, tapos problema na ng producer kung paano yung ponduhan. Ako, alam ko kasi mahirap yung pera. So medyo meron din akong sympathy or empathy, whatever you call it, sa mga producers. Kasi kapag nalugi ang pelikula, yung producer yung pinakakawawa. Director, artista, staff, crew, nabayaran naman eh. Ayan. Imagine yung producer, magre-risk siya ng 10 million, 20 million, even 50 million pesos. Pag nalugi siya, ang laking mawawala. So, kaya meron akong concern sa producer. Kaya writing pa lang, hindi ko masyadong ini-indulge yung sarili ko. Pero meron na po ba kayo? Meron na po ba kayong isang eksena na sinakripisyo? Marami. Pero hindi lang naman ako. Marami na akong eksena na gusto ko sana, ganito siya. Pero dahil hanggang dito lang ang kayang i-provide ng producer ko, a-adjust ko na lang in such a way na makakwento pa rin yung story. Pero yun na, hindi ko na ko pa yung ideal vision mo for it. Like for example, dun sa isang lang tula para kay Stella, yung very iconic scene, yung nag-goodbye sila sa against Mount Araya, yes. Supposed to be sunset. So, nung day na nag-shoot kami, makulimlim, umuulan, kung meron lang budget, ang gagawin dapat is hindi nyo muna i-shoot. Ipapack up nyo yung shoot, then hanap, mag-antay kayo ng araw na walang ulan, di ba? Pero dahil limitado yung budget, kailangan mo lang mag-adjust. So, ganun nangyari. Kaya nakikita nyo yung eksena doon, Mount Araya at Makulimlim, which is nag-work naman kasi di ba sa tapos. Pero ano lang, just to illustrate yung kung paano kami mag-respond sa limitations ng budget. Yun yung isang advantage ng writer slash director. Kasi kung iba yung writer, minsan mas tumatagal yung bureaucracy. Parang kung meron kang gustong i-revise, i-consult mo muna yung writer. Ano, tama ba to? Mag-work ba to? Pero since ako, isa ang writer at director, madali akong ano, mag-isip ng solusyon, madali akong mag-adjust. So yun. And right now, parang sobrang hirap akong imagine na iba yung magsusulat para sa akin. Oh, wow. Kasi nga, dahil out of 20 films, isa lang yung hindi ko sinulat in the third party. Even yung producers, they want me to be the one to write. Dahil napatunayan ko na yung mga script ko, okay sila. Sila mismo, like for example, yung isa kong producer, ang kontrata ko is, gusto nila ako rin yung writer. Kasi nakaspecify yun sa kontrata. Ang bala ko in the future actually is, magbuo ng writing team. Kasi to be honest, dumarami na yung mga responsibilities ko. So, kung ako rin yung magsusulat, every time meron akong project, medyo ang tagal ng usal. So, ang nakikita ko in the future, I need a writing team that knows what I want. Siyempre, iti-train ko. And then, parang ako lang yung nagli-lead sa kanila. Pero they fill in the details. Okay. Ano po ba mag-apply dyan, direct? Direct? Ano po yung hinahanap yung qualification para masama sa writing team nyo? Tanong na po namin ngayon. Ang una kong hahanapin, syempre dapat marunong magsulat. basic grammar, mga ganun. Tapos number two is, pinaka-ayoko kasi sa artist or writer or whatever yung lahat ng gawa niya, alam mo na kinuha lang somewhere. Okay lang naman kumuha somewhere, pero alam mo yung wala siyang original input. Kinuha
ito, kumuha siya ng Fugot Lines doon, kumuha siya ng napalog niya sa K-drama. Kaya ako kasi, although I also get influences from other artworks, meron akong original na pinaghuhugutan. Kaya Kapampangan halos yung mga movies ko, yung ibang mga dialogue, mga marinig ko talaga from people around me. So, meron akong mismo yung nag-mine, nag-mihan from home. Yun yung kailangan ko rin. Tapos number three, kailangan ko, well, medyo related siya dun sa pagkakaroon ng original idea. Pero kasi, I value yung pagiging local. Okay, for example, kung Cebuana si ano, tell me stories about Cebu. Diba? Ano nang hinahanap ko? May sense of locality. Para siyang organic, kumbaga. Oo. Galing talaga dun sa ano. Lalo na kasi, lately, medyo naging advocacy ko yung parang gusto kong kontrahin ng colonial mentality through my works. So, kaya malakas yung advocacy ko or campaign ko against yun na yung paggagaya sa foreigner, paggagaya sa... Kumbaga, okay lang naman gumaya sa foreigner kung hindi mo nakakalimutan yung sayo, yung pinanggalingan. Pero ang nangyayari sa Pilipino kasi, parang habang tumatagal, detach na silang pa-detach sa sarili nilang kultura, sarili nilang mga kwento, in favor of the foreign. Yun ang gusto kong kontrahin. Which is isa sa mga malaking struggles ng film industry ngayon. Yes. Kasi mismo yung nanonood na, sila na yung nag-ano na, para sila na yung nagbibitouch mismo sa panonood ng mga local films or yung mga Pinoy Arisan. Hopefully, ma-stop or maagapan. So, Direk, while nagsusulat po kayo, parang naiisip niyo na ba kung itong artistang ito yung gaganap dito or itong si ganito yung gaganap dito in terms of casting po? Siguro kung kadalasan hindi. Kasi kapag nagsusulat ako, kasi character lang talaga. Minsan din na drawing ko sa note, talagang wala akong iniisip na artist. Pero minsan, parang ano lang, for the sake lang na ma-play ko siya sa utak ko, iisip ako ng peg na artista. Pero it doesn't necessarily mean na siya yung gusto kong kunin for that. I still believe in auditions. I still believe in actors having proved themselves na bagay sila sa ganitong character. Of course, meron mga special case, yung mga, alam na, mga superstars. Like, for example, when I did The Third Party, ibibigay na lang talaga yung artista sa akin, Angel Oxy, Samil, Bizanjo Marudo, parang sino ba naman ako para humindi sa kanila, di ba? For just a stranger, talagang nauna yung artista. Ang utos sa akin ng Viva is gumawa ng script or concept or pelikula for Ann Curtis. So, may mga case na ganun na nauna yung artista. Pero, in general, hindi ko muna siya iniisip. Well, po sa mga times na hindi binibigay ng producer yung artista, so, ano po yung kinoconsider nyo sa pagpili po ng mga cast to play your characters? Yun, of course, mainly acting. Dapat marunong sila umarte. Talagang papadaan ko sila sa audition. Like, for example, well, hindi pa lumalabas kasi meron akong independent film na this year dapat lalabas, yung He Who Is Without Sin. Kaso dahil nagkaroon ng COVID, hindi natuloy yung film festival. Ayun, nagpa-audition talaga kami sa main character. Tapos, titingnan mo rin, syempre, producer, titingnan niya kung afford natin yung artista, syempre. Tapos, schedule, of course, kasi kung masyado siyang busy, I would feel na hindi siya magkakaroon ng masyadong tutok sa pag-arte or pag-develop. Kasi, nangyayari ito sa film industry, pero ayoko siyang maging normal. Tipong, yung tinitreat yung pelikula as parang racket lang. Si racket lang, sisipot ka na lang sa set without preparation, without serious study ng character mo, ng eksena. Parang, parang racket lang naman to. Sisipot ako, may memorize yung lines ko, tapos alis. So, hindi mo may iwasan yan ngayon kasi yung mga artista natin sa pelikula, artista rin sa TV, di ba? So, sumisegue sila from teleserye to pelikula. So, minsan, hindi na iiwasan yung racket yung tingin. Pero, kung ako yung masusunod,
gusto kong actors yung walang ginagawang anything at the moment para talaga mabuhos niya yung sarili niya. Pero wala po kami ginagawa na moment. Sharon! Yun yung natutunan namin kay, ano, kay Miss Angeli Bayani kasi nag-workshop kami for acting sa kanya. Yun yung sinabi niya sa amin na i-treat yung bawat project na hindi project or hindi siya racket, kundi yung parang buong pagkatao mo yun eh. It's an art, di ba? Hindi siya ganun. Wala po kami ginagawa. Sharon! 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 Joke sa amin. Regarding joke tuloy, paano po magpatawa? Kasi napaka-effective pag kayong gumawa ng rom-com eh. Paano nga ba? Hindi ko alam. Kasi ang style ng humor ko sa mga pelikula ko, hindi sila yung sadyang nagpapatawa. Oo. Parang nakakatawa sila without trying to be funny. Like for example, sa Mercury is Mine, nung sinusulat ko siya, I didn't think na, hindi ko inisip na comedy siya. Parang nagkakwento lang ako. Tapos, nung pinanood ko yung pelikula with the audience sa Trinoma or sa CCP, talagang tumatawa yung mga tao, hagalpak talaga. Kaya ako, parang ay, nakakatawa pala yun. Parang yan yung reaction. So, wala. Hindi ko masasagot exactly kung paano ko siya nagagawa nakakatawa. Pero, hindi ko na dahil hindi pag sa mga eksena na ano, na expected. Oo. Or si Ricky Lee, meron siyang sinabi na meron daw akong tendency na yung mga nangyayari sa mga kwento ko ay, ano kaya yung term niya? Transgressive. Transgressive. Cover po ako yan. Ibig sabihin, yung mga characters ko, they do things na you wouldn't normally expect a normal person to do. So, ang humor kasi, minsan, it's based on, you know, seeing people hindi yung expected yung ginagawa nila. Like, oh, tsaka hindi. Carmen, si Carmen sa Mercury is Mine. Parang, matanda siya na Pilipina, so akala mo conservative, pero di ba, meron siyang mga kalibugan. So, nakatakoy yung sa tao kasi, matanda na yun, dapat hindi na malibog yan, pero malibog pa rin. Direk, nasabi nyo kanina yung word na transgressive. So, do you think po, sa pagsulat ng mga stories, hindi masyado importante yung moral lesson? Depende sa klase ng pelikula na ginagawa mo. Kasi ang moral or lesson na tinatawag, mas mag-work yan sa mainstream. Kasi sa mainstream, dahil target mo as maraming tao, hahanapan yung pelikula mo ng yun na yun. O anong natutunan ko dyan? Anong matutunan? Anong makukuha natin dyan? Anong value ang makukuha natin sa pelikula yan? So, feeling ko importante siya sa mainstream. Sa indie, hindi naman sa wala siyang lesson, pero very subtle. Hindi mo siya ini-spoon-feed sa mga tao. Yes. So, ganun yung gusto ng mga audience ng independent films kasi wala lang. Kasi, syempre, ang target niyan usually mga college students, mga may appreciation sa arts na mas malalim. So, when you try to spoon-feed an idea, they see it as parang propaganda or masyadong pilip, nag-i-impose ng mindset as opposed to yung gusto nila na sige, present mo sa akin yung kwento tapos ako mag-decide kung ano ba siya, ano ba yung lesson. Parang ganun yung mas gusto nila. Amazing. Sa bagay mga movies ni Direk, meron time na parang wala siyang moral high ground eh. Parang nasa tao kung paano niya. Mercury's Mine, wala siyang moral high ground. Hindi mo alam kung dapat mo bang tularan si Carmen or hindi. Tsaka hindi mo alam. Gray ng characters, no? Yun di pong totoo. Yung term na gray characters. I love gray characters. Yun ang isang naging problema ko nung pumunta ako sa mainstream. Kasi sa mainstream, gusto ng mga producers, nakasanayan nila na lahat ng bida, dapat, ano sila, paragon of values na, wala silang bahid ng kasamaan, wala silang attitude, na personally, I find those characters boring. Kaya mas gusto ko gray. Na hindi ka sure kung ano ba yung moral ano nila, compass nila. Tsaka which is more human. Exactly. Human, exactly. And ganun din ako. Ganun din kasi ako bilang tao. I don't claim to be on a higher ground when it comes to morality or intelligence. So parang pinoproject ko siguro yung sarili ko sa mga characters ko na in spite of these ano flaws sa character ko, kung deserve ko ba ng attention niyo or hindi, or deserve ko ba ng love niyo or hindi.
ngayon, feeling ko yung audience mas nagbubukas na yung isipan. So, mas gusto ko nang ituloy yung gray characters ngayon. Nakakatuwa nga po kasi natatanggap na ng tao. So, doon dapat mas makarelate eh. Kasi wala namang perfect ng tao eh, di ba? Napaka-human. Ang boring. Boring ng ano, ang boring ng walang flow yung character. Yes. Totoo parang po yan. Babae yung character, perfect na babae, walang bahid ng landi, walang... Nalulumaan so, ako. Ayan. And in terms po yung sa ano, speaking of mga artista, sino-sino po yung mga paborito nyong katrabaho? So, yung mga nag-enjoy akong nakatrabaho, siyempre showbiz answer, nag-enjoy naman ako. may mga aangat na sobrang believe ako. Number one, Zanjo Maruto. Very talented guy. I think I've worked with him 3 times na. Basta very great actor. Tapos si Anne is very meron siyang honor sa craft ng acting talaga. And she is very down to earth. Allen Dizon sa Magkakabao. Pero ano rin, malalim na actor. Sa umpisa, I would admit na ano siya, parang hindi ka sigurado. Pero once you explain to him properly kung ano yung gusto mo, swak na swak na kuha niya. So, very amazed ako. Sa mga nakatrabaho sila yung ano, pinaka-tumatatak sa isip ko ngayon. Ayan. So, ano po, itong next question ko po, parang it touches me rin po as a newbie filmmaker dito sa Cebu bilang isang regional filmmaker. Paano niyo po lalagyan yung ng Kapampangan culture yung bawat mga pelikula niyo po? Parang yung branding, no, Bads? Oo. Dapat kasi may balance siya ng paano ba? May balance ng familiarity sa usual audience, which is mga usually mga Tagalog yan, mga taga-Manila. At saka yung pagiging regional. Kasi if it's too regional, you will alienate the other ethnic groups sa Pilipinas. Kapag naman wala siyang regional flavor, may tendency siya to not stand out kasi it's just like the others, di ba? So yun, kailangan mong i-balance. Like for example, sa Just a Stranger, ginamit ko yung tropes ng a fair movie, third party, tapos meron akong mainstream actors, Anne Curtis, meron akong pa-Portugal. Yun, tapos parang bubudburan mo lang. Bubudburan mo lang ng, ano, ng regional flavor. Yung Mercury is Mine, for example, Tagalog pa rin naman yung lines niya, di ba? Pero every now and then, may Kapampangan lines. Tapos, yung Kapampangan ano cultural elements such as yung cuisine, yung food, naka-integrate sila sa kwento. Hindi sila yung parang product placement lang na nasa background. May ano sila, may ambag sila sa kwento, di ba? So ganun, very ano siya, very strategic siya. Para kang ano yun nga, para kang advertiser na naglalagay ng something na gusto mong i-advertise sa mga tao. Pero ayaw mo siyang maging parang lantaran na binibenta mo. Ay, Pampanga. So, hindi siya ganun. So, very ano ko, very hands-on ako sa pagsangkap. Yun, paano siya gawin? Saka ang pagka, ang napakaganda, oo, napakaganda lang po ng pagagawa nyo kasi seamless po siya. Hindi nyo parang dinudot-dot sa amin. Oh, alam mo kung anong pinaka influence ko sa ganyan? Japan and Korea. Yung mga anime, hindi mo alam meron ng Japanese culture na binubudbud sa iyo. K-drama every now and then. Parang kumbaga, ma-appreciate mo yung kwento dahil very familiar siya sa iyo, yet meron siyang sprinkles of Korean flavor. Pagkain nila ng Thai chicken, pagkain nila ng ramyun. Crash Landing on You, for example, romance story, pero at the same time, na-educate ka sa sitwasyon ng North versus South Korea. Very strategic. So sila yung nilulook up to ko when it comes to ang term, parang culture technology, how you use technology to spread culture. Amazing. So, ina-apply ko yung mga principles na yan sa mga, hindi lang sa films ko, sa comics, sa soon, papasukin ko yung, saka ko na ano yun, sabihin. Surprise.
surprise ko. Yeah. Yan. Speaking of international, kasi isa sa mga tumatak sa amin na mga nagawa nyo na na na-recognize po internationally, is yung Babagwa, at lalo na po yung Magkakabaong. Oo. Vietnam. Oo. So, ano po ba yung, meron po ba kayong mga niluluto na pangkain na ba ito? Ganito. Nung first time kong gumawa ng mga full-length independent films, kasi kapag bagong filmmaker ka, yun yung ano, yun yung feeling mo, batayan ng success ng pagiging filmmaker. Ang daming laurel sa poster ng pelikula mo. Travel ka dito, travel ka doon. Which is, ang sarap ng feeling, nakaka-boost ng ego, nakaka-validate. Pero eventually, parang nawalan ako ng gana. Kasi feeling ko, hindi siya ganun kala, parang ano lang siya, pampa-boost ng ego. Pero it doesn't really contribute sa pag-angat ng Pilipinas bilang bansa, pag-angat ng kultura natin. Tsaka nga, parang bakit kailangan natin ng validation ng ibang bansa para tapos sila naman ang hinahanap lang sa atin karamihan, mga poverty films, exploitative films. Yes. Na kung titingnan mo, hindi rin maganda kasi parang ang pinoproject mong image sa ibang bansa ay yung kadumihan ng ano mo, ng bansa mo. Hindi naman natin sinasabi na hindi totoo yung mga yon, pero parang ang sagwa sa akin dating ng ano, ng parang ginagamit mo yung kahihiyan ng bansa mo para i-promote yung sarili mo. So, hindi ako komportable sa ganun. Parang mas gusto kong iangat yung image ng bansa ko kasi mas makakatulong yun sa atin as a country. Diba? Ako, gusto ko yung parang ginawa ng Train to Busan na gumawa siya ng Korean zombie film. Nagkataon, kinagat din siya ng foreigners. So, sumikat siya globally. Na-promote yung Korea, na ang gagaling nila, na-promote yung artista, na-promote siya as an actor, na-promote yung director as director, di ba? Same with Parasite. Ayun, kaya tumigil ako sa, yung goals ko nag-iba. Ang mas gusto ko is gumawa ng mga pelikula na Pilipino, na makapuluhan, na makabansa, na yung kultura, pinopromote yung sariling atin, and i-patronize yun ng mga Pilipino mismo. Yes. Like example, sobrang ganda ng Pinoy na pelikula, tapos nilabas natin sa ibang bansa. Imagine mo, meron kang 90 million people who will support you. Yeah. Huwag mo silang itinis, isama mo sila dun sa journey mo. Kapag na-achieve ko yun, saka ako mag-iisip ng international. Ah, okay. So, parang andun pa rin po siya, pero nasa shelf muna siya for now. No? So, Derek, ito po, dahil po sa pandemic, ano po sa tingin nyo, parang po yung ina-expect nyo na trend sa paggawa ng pelikula post-pandemic po? Ayan, yung ginagawa ng mga ibang filmmakers ngayon, yung parang Zoom, parang ganito, parang chat na kwento. For some reason, pumutok yung mga DL na ano, na series. Ay, yan. Isa yan sa mga tanong namin, Direk. Kung may plano po kayo. Pero may nagawa na kayo dati. Pero ako, personally, wala akong interest na gumawa din. Kasi ang dami nang gumagawa. So, iwan na natin sa kanila yun. And another reason is, technically, gumawa na rin ako ng mga BL dati. Nung hindi pa uso ang word na BL. Tapos ito pa, meron akong pinitch na sort of parang BL din sa isa sa mga major studios. Inanggihan nila last year. Tapos biglang pumutok ngayon, di ba? Kasi po ano, excited ako. Gusto ko kasing itanong ngayon tanong na what inspires you? Kaya lang masyado siyang broad, di ba? Mm-hmm. So siguro po, meron akong mga dito yung mga films na ginawa nyo. Bubunot ako ng mga, siguro mga tatlo na lang. Kwento nyo lang po kami, ano yung parang nag-inspiration nyo sa paggawa ng mga yun. Gagawin ko sanang scripted, pero baka itanong nyo, yung nasa papel, di kaya totoong may laman po. Instalado. Ano po yung inspiration nyo doon? Ang accusation dyan sa Instalado is, ano daw, na-inspire daw ako sa Black Mirror, mga ganun. Pero what people don't know is, siguro as early as 2011, nasulat ko na yan. Wala pang Netflix noon sa Pilipinas, wala pang Black Mirror. So, ang main inspiration ko sa Instalado is, yung frustration ko nung college student ako. So parang meron akong fantasy sa utak ko na sana pwedeng i-install na lang yung ano, education sa utak. Doon lang nagsimula yung idea. Tapos dinevelop ko lang into what it is now. Nambis ako doon na kasi ilan lang yung sci-fi sa Philippines, di ba? Grabe. Ang hirap kasi ang mahal niyang gawin. Between maybes.
Well, bagong company pa lang ang Black Sheep. Black Sheep. It's under pa rin ng ABS-CBN Films. And ang unang nagawa ko pelikula sa kanila, To Love Somebody. Ang next na film na gusto nilang gawin ko, something na may abroad, Japan specifically. So parang they trusted me na gumawa ng ganun kasi may mga pelikula na ako na nag-blockbuster hit na merong abroad, like The Day After Valentine's. Parang finil ko lang yung lugar muna. Ang isang nag-inspire sa akin is yung nabasa kong study na yung mga child star daw na sikat, lumalaki silang erratic in behavior. So parang in-integrate ko lang yung Japan plus yung study na yon. Kaya nagganan yung naging kwento. So, last, isa pa dun sa na-amaze akong sabitin maybes, yung tambalang Gerald Anderson tsaka ano, Julia Barreto. Parang hindi ko na-expect na magsasama yung dalawang yun sa film. Pero controversial yun. Kino-conceptualize yung Between Maybes, wala pang cast talaga. So may mga names na umangat, tapos biglang naisip ng Black Sheep, Julia Barreto, na kung titignan mo, pwedeng yung usual love partner niya, si Joshua Garcia. Kaso the character is much older. Ang gusto naming tambalan, isang parang immature na character plus isang character na cynical na kasi masyado ng maraming pinagdaanan. Yung Black Sheep kasi ayaw niyang maging parang yung typical na studio na ay, love team, okay, pwede na yan. Ito, sabihin ko sa'yo, may disadvantage kasi pag love team. Pag love team kasi, automatic ang core market mo, yung fans nila. Limitado kasi expectation ng fans, which is magkatuluyan, bawal gray character. Sabihin mo nang matutuwa ka kasi medyo sure yung box office returns. Pero as an artist, as a storyteller, daming limitation pag love team. So gusto niyang magkaroon ng honor when it comes to the craft of filmmaking. Love is Blind. After my first full-length film, yung Astor Mayabang, I was summoned by Regal Films. So I presented four storylines and isa dyan, ang title niya, Gayuma, which is naging Love is Blind eventually. Pero ang tagal niyang na-shelve. Imagine 2011 pa nila ako kinausap, tapos sinood pala namin yan 2015. Hindi naman siya comedy dati, parang medyo serious romance siya na medyo may pagka-eccentric kasi may involved ng mga gayon. Pero yun, my producer wanted it to be comedy, tapos naging Kira yung bida. My producer also suggested na may fourth character, si Solen, na nag-iiba, si Kiray, sa mata ni ano, ni Dere. So, Love is Blind is all the work. Kumbaga, hindi siya personal, hindi siya, kumbaga, it's my way of entering the mainstream industry. So, andun, kasi ganito akong klase ng tao. Before I make, you know, my own decisions, creative decisions, parang inaaral ko muna yung laro. Inaaral ko muna yung kalakaran. So, kaya usually, yung mga first salang ko, parang ano, parang wala ako. Parang sinusundan ko lang kung ano sinasabi ng mga nakaranas na nun. Pero, once naaral ko yung game, naaral ko yung mechanics ng laro, ng industriya, ayan, dyan na ako mag-i-insist ng gusto. Ganun ang process. Kaya, feeling ko, you will never see me pioneer something. Kasi, nandun ako sa wait and see. Pero, once pinasok ko yung game, ayan, medyo obsessed na ako na. And, like, sa few of the last questions na lang po tayo. Ito direct sa grabe po ng mga ng filmography niyo po. Meron pa po kayong dream project? Marami. Kasi ito ang karamihan ng mainstream films ko ginagawa ko dahil sa trabaho. Pero they don't really represent what I really really want in terms of storytelling. Ang dami kong gustong gawing musicals pa. Wow! Ang gusto ko ng Mount Pinatubo eruption movie. Gusto kong gumawa ng legit na sci-fi movie na hindi low budget. Gusto kong gumawa na yan, sa comics ko, yung Anito. Anito. Hero movie based on the comics that I create. And the comics that I create are always fantasy, action, adventure. So, lahat naman sinasabi ko itong ngayon, hindi niyo pa nakikita sa filmography ko. So, it's lahat nakita niyo sa filmography ko, ano lang lahat yan. Trabaho lang yan. Hindi naman sa mababa yung tingin ko, pero hindi ko pa fully nalalagay yung isipan ko sa mga to. Hindi ko expect na magiging ako romance director.
Pero kasi nung pinasok ko yung industry, romance, yung patok, I was forced to study it. And when I studied it, na-appreciate ko siya. Pero it's not really me. Ito, supposed to be 2020, nag-ano na ako, nag-shift na ako to what I really want to do. That's why I'm doing Pedro Pindulfo. The new Pedro Pindulfo. Action, adventure, fantasy. Andun yung advocacy ko to reintroduce the masa to forgotten Philippine culture. Kasi ginawa kong Bisaya si Pedro Pindulfo. Ginawa ko si Buano. Tell din Mateo Guticelli siya. Yung baka folklore niya, yung magic niya. Ha? Baka may extra kayong si Buano. yung folklore niya, yung world niya, very Bisayan mythology inspired. Yes! Oh my God! Pati yung costumes, base dun sa mga panahong nila Lapu-Lapu. Tapos, galing. Kumuha din kami ng elements from the Panay Bukid noon, of Panay, of Panay Island, yung mga binukot, mga ganyan. Oh my God. So, ganun. So, yun na sana. Na pandemic tayo. So, medyo usog muna yun. Ang dami kong pinag-order na libro. Oh my God! Trip to Bisayan. As in, buong Pilipinas, gusto kong aralin. Galing. Ayun yung mga libro ko lahat. My library. Karamihan yan about Filipino culture, about actually even Asian culture. So, kasi nga, ganun ako ka-serious dun sa transition ko na from romance director to mga ganitong klase. Pati yung comics ko, it's well-researched. So, yung kasing Anito is Kapampangan. So, Pedro Pindulfo is gonna be Bisayan. In the future, naaral ko yung Cordillera, gagawa din ako Tagalog, gagawa din ako. Sana ma-remake niyo po yung Panday, no? Ha? Sana po magka-remake yung Panday. Yung magkaroon na yung take sa Panday. Pwede, o. Saan po papunta yung pelikulang Pilipino? Saan papunta? Papunta siya sa streaming, sa online. Before ng lockdown, papunta na dun eh. Pinabilis lang ng coronavirus. Tapos, yung matitira na lang sa sinihan, yung mga big event movies, Marvel, Disney, yun din ang rationale kung bakit gumagawa ka ng Pedro Pindulfo. Parang if we're gonna make films for the big screen, it should be like an event. So, yun. Sinihan for the big movies, streaming para sa everything else. Series, feeling ko dadami yung mga online series. Mas prefer ng mga streaming apps or platforms ang series kasi it's what keeps the people glued sa TV kumpara sa pelikula na one-time experience lang. So ako, may ginagawa akong series ngayon, may dinadevelop ako. Wow. Amazing. Okay. Ano po yung ma-advise mo po para sa amin ng mga newbie or aspiring filmmakers, mga creators, na sa tingin nyo po, pwede namin gamitin yung succeed na katulad nyo po? Babalik ako sa sinabi ko kanina na think local. Get influenced from foreigners or from Manila. Ikaw, Cebu ka, di ba? Get influenced from Manila with the good practices that you can get. Pero, huwag mong kalimutan sangkapan ng original na flavor na meron ka. Which is, yung kultura mo, yung kultura ng immediate community mo. Ganun ka lang kasi pwedeng maging original. Kasi, yun lang ang meron ka na wala ang iba. Yes. Ang lalim na. Sa mga ano naman sir, kasi di ba po, anong uso mga vlogging, ano po yung ma-advise sa mga content creators natin? Sa vlogging, ganun din. Feeling ko, for a time kasi vlogging became parang katuwaan lang, entertainment, di ba? Tatropahin na jojo. Ganun lang, parang ano lang siya, recreation. Pero ngayon kasi, kita mo million yung subscribers ng mga taong ito. I think dumating na tayo dun sa time na medyo kailangan na natin i-elevate ang vlogging. Kailangan meron na siyang sustansya kasi nagiging powerful na siya. We can't afford to have bad role models kasi yung mga kabataan, mas YouTube na yung pinapanood niya, hindi na yung nanonood ng TV sa kasinihan. So, kung patuloy na ganyan lagi yung content ng vlogs na lang, mababaw lang, katuwaan lang, parang feeling ko in the long run, magsasuffer tayo as a society kasi yun ang exposure ng kabataan. Yeah. So, feeling ko lang, syempre, ano pa rin, we respect the vloggers kung anong gusto nilang gawin kasi channel nila yan, sila naghihirap. Okay. Pero, if you find it in your heart
to elevate your vlogging, to make it more useful for society. Gawin yun. Alright. True, kasi tawag nga, diba, social media influencers. So, medyo kailangan bantayan din saan dadalhin yung mga nanonood. Grabe, grabe. Meron mo ba kayong mga gustong i-promote direct something na future projects yung pwedeng ilabas? And then, Wala na kami ginagawa, quarantine. yung comic book namin, yung Anito. Alam niyo po ba na sobrang na-inspire ako doon? Yung Anito, parang I used yung anime aesthetics or manga aesthetics to promote something Philippine. Ayan. Direct. sobrang salamat po. Kasi sobrang salamat po talaga sa pagpaunlak niyo po sa amin at pagbigay po ng oras po ninyo sa amin. For this interview. Achievement unlock po ito. Dream come true. Salamat po itong channel na to. Inspired by you talaga. Grabe. Nakaka-proud maging kamabangan. Thank you so much po, Derek, for your time. Salamat po, Derek. Lunch na ako. Bye-bye. Bye-bye po. Thank you so much. Grabe. Yan. There you have it, guys. That was Jason Paul Laksamana in the flesh. Ay, hindi. Grabe, maraming salamat sa ating viewers. Grabe, ang dami kong natutunan, Buds. Ikaw, Buds, anong mga Sobrang dami kong natutunan na parang as an inspiring filmmaker, parang yung overwhelmed feeling na marinig mo yung mga na pinagdaanan niya, yung mga plano niya, yung mga ganun, yes. Saka yung mga ginagawa niya just to promote his locality. Yung parang ganun, which is, I'm very much, parang connected din sa akin or nakoconnect ko rin sa sarili ko because I'm from Cebu City. I'm from Cebu. So parang meron din kaming sariling culture na gusto ko rin i-promote in a way. So parang yun. Sobrang thank you din for inviting me. And dahil doon, marami ako natutunan. Grabe, ako din. Sobrang blessed ako sa taong to. The fanboy inside me is really dancing and shouting right now. Kumbaga, nakita ko na the road to success pala, as you travel along that road to success, hindi mo kailangang iwan yung heritage mo. On the contrary, as you travel that road to success, dapat sa bawat step, may nilalaglag ka, may binubudbud kang mark, may binubudbud kang a part of you, a part of your culture. You don't need to be like everyone else. Kasi yung pagiging ikaw, yung locality mo, that's you. Yes. Yun yung wala silang lahat. Kasi in a world na full of maraming magkakapareho, the way you stand out is to be you. Gamitin mo yung uniqueness mo. Kaya na-inspire talaga. Kaya more vlogs pa. Yes. Sabi nga ni Direk JP. Okay guys, maraming salamat again sa panonood sa vlog na to. Don't be afraid to be who you are. Think local and wherever you are, wherever you're going, dalhin mo kung saan ka galing. Bring your culture with you. My name is JM. And ako po si Badidi. And this has been Maskenano TV. Amazing.